Muli iginiit ng gobyerno na wala itong ipinangako sa Iglesia ni Cristo kapalit ng pagtigil sa pagtitipon nito sa kalye. Ang binitikos ng INC na si Justice Secretary Laila De Lima hindi raw magbibitiw sa pwesto. Saksi si Joseph Moro. Will I be here if I resigned already? Ganyan tinapos si Justice Secretary Laila De Lima ang spekulasyon na resignation niya ang kapalit umano ng pagtatapos ng 5 araw na protesta ng Iglesia ni Cristo. At kung hindi man daw siya nakita mula noong magsimula ang protesta, sabi ni De Lima, gusto ko lang hong iwasan ang mga sitwasyon na baka ho may mga mag-misquote sa akin. Magre-resign po ako sa tamang panahon. Magre-resign po ako kung talaga pong nakapag-decide na ako 100% na nasasali po ako dyan sa senatorial race. Kasama pa nga si De Lima sa mga pinulong ni Pangulong Aquino ilang oras bago tinapos ng INC ang kanilang protesta. At wala raw kasunduan ang dahilan ng pagtatapos sa pagtitipon sa EDSA. Maming deal. No such deal. Itinanggi rin ni Interior Secretary Mar Rojas na may napagkasunduan ng INC at pamahalaan. Nilinaw lamang daw ng gobyerno na dumadaan sa normal na proseso ang reklamo laban sa ilang opisyal ng INC na taliwas sa paniwala ng mga nagtipon. Nilinaw rin ng gobyernong walang warrant of arrest laban sa executive minister ng Iglesia ni Cristo na hindi naman kasama sa mga sinampahan ng reklamo tulad ng kumalat na balita. Niwala pa ngang arrest warrant sa 8 miyembro ng sanggunian ng INC na inireklamo ng illegal detention ng itiniwalag na ministrong si Isaias Samson Jr. Sabi pa ni Prosecutor General Claro Arellano, hindi pa naa-assign sa piskal ang reklamo para masimulan na ang preliminary investigation dito. Itinanggi rin ng palasyo na may hiniling ang INC na pinagbigyan. Walang niyukuan, ang pinanindigan natin ay ang kapakanan ng mamayang Pilipino, pinairal natin ang rule of law. Wala pa rin tugon dito ang INC pero sabi nito kahapon, inihinto ang assembly dahil nagkausap na at nagkapaliwanagan na ang INC at ang pamahalaan. Umaasa si Samson na hindi bibigay ang gobyerno kaugnay sa inihain niyang reklamo, lalo pat may iba pa raw na miyembro ng INC na under detention. At kaugnay sa komento ng ibang media organization na mas marami ang mga kaanim na dumalo sa mga nakaraang pagtitipon ng INC, sabi ni Samson, may silent majority sa INC. Dati-dati pagka may mga pagkilos ang iglesia na tahimik ay isang salita lang, dadagsa, hindi lang daan-daang libo, inaabot ng milyon. Kinailangan pa nila na tawagin yung mga kapatid namin papuntahin, pati na yung mga hindi kaanib sa iglesia. Tumanggi magsalita ukol dito ang liderato ng iglesia. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.